Sa punto pong ito ay mga kapanayam natin, si Dr. Guido David ng OCTA Research Team. Magandang tanghali po sa inyo, Dr. David. Si Connie Season po ito kasama ang aking partner na si Rafi Tima. Hi, good afternoon, Connie and Rafi. All right, Dr. David, no, sabi nga nung ilan, tina nakakabahala daw yung latest findings nyo dahil tumaas sa mahigit 1 ang reproduction number sa NCR. Ano po kaya ang sa tingin yung nagdulot nito at paano natin ito maagapan? Yes, yung reproduction number natin right now nasa 1.17 na tumataas siya because ang nangyari is nung holiday, nag-decrease yung testing natin by more than 40%. Oh. Ibig sabihin, halos kalahati yung testing natin. Why? Because of may mga test centers na nagsarado or reduced yung capacity nila. Meron din late yung reports nila. So, ang effect nun is para nangalahati yung number of cases natin. And nung holiday, nakita natin parang 1,000 or less than 1,000 cases per day yung nare-report sa buong Philippines. That sounded good, pero yung reality is, we were not getting the complete picture. Kumbaga, kalahati lang ng picture yung nakikita natin. Mm-hmm. And ngayon, that testing has resumed sa Philippines. So we're back to almost 100%. So ngayon, dumadami na yung cases. And because of that, na-affect yung reproduction number. Dahil tumaas, so naging more than 1 din yung reproduction number. Pero we want to see kung masusustain to. Pero aside from that, may other factors na nakabahala na ito yung syempre kasama yung procession ng last weekend, kasama din yung possible entry ng new variant dito na baka nakapasok na, and isa pa dyan yung Philippine Red Cross na baka magkaroon na naman ng problems with PhilHealth, and pag nag-stop sila ng testing, malaking effect sa atin doon. Mm-hmm. So, nabanggit nyo nga ho, parang hindi pa tayo sure kung yung mga factors na yan ay dahil lamang sa 40% lang yung una no, na natetest at ngayon pa lamang pumapasok yung mga datos. Pero ito ho nga pagdagsa, no, nabanggit nyo kanina, yung sa Quiapo ng mga deboto po ng Itim na Nazareno, you think that it's possible na sinasabi nila talaga magkaroon ng super spreader sa ganong klase ng mga okasyon? Well, yes, Connie. Talaga yan? That's a medium for super spreader event. Hindi natin sinasabi na absolutely sure tayo magkaka super spreader event. Pero what we're saying is sa history, sa nakita natin sa data, yung mga super spreader event nangyayari pag sa mga large gathering. So, pwede namang makaligtas tayo kung kanyari pinagdasal natin. Baka hindi naman magkaroon ng maraming infection. Pero it's also possible na magkakaroon tayo ng maraming infection because of that. And alam ko yung mga local governments natin, ready na sila. They're prepared for a possible surge. So gagawin na nila yung kailangan nilang gawin, yung contact tracing, localized lockdowns if needed, and yung monitoring para hindi na kumalat pa further apart from itong possible surge na mangyayari. Kung meron man. Oo nga, pero ang nakakalungkot ho, sa totoo lang, no, base po doon sa mga reports no, noong Sabado, nagkaubusan, hindi ba, no, mga contact tracing papers ano, para po doon sa mga kababayan natin na dumalo dyan sa pista. Pagka ganito, how difficult do you think will that be? No? Hindi lamang doon syempre sa mga hayan siya na, no, kundi doon sa mismong nagbabantay. Paano ba ito? Kailangan gawin natin? Anong mapapayo ninyo? It's very difficult, and sana naman gawin ng mga citizens natin na sila mismo mag-volunteer. Mm-hmm. I mean, maybe magkaroon tayo ng portal sa mga bawat local governments. And I think may yung Quezon City yata ni-request niyata na i-report ng mga residents ng Quezon City na i-report nila na andun sila. Kasi huwag naman natin isipin na, okay, ay, hindi naman siguro katatablan or I'm okay. I mean, but we have to do our part para ma-manage yung pandemic. Kailangan magtulong-tulungan tayo. And that means kailangan proactive din tayo. So kung ako, nagpunta ako doon, sasabihin ko, i-report ko na nagpunta. Wala namang masama doon eh. Hindi naman yan, wala naman magkakaroon ng discrimination na, oh, magkasakit ka, kasalanan mo. Hindi naman. I mean, we welcome the, we allowed it to happen. So, ito lang, kailan lang responsible tayo sa actions natin in case na magkaroon ng spreader event, then dapat aware yung mga taong andun. Okay, so dapat talaga magkusa na lang yung mga dumalo po doon sa
paggunita no nito pong kumbaga nangyari po nung Saturday na translasyon. Yung ano ba yung mga kailangan pang gawin ano? Meron pa hong kailangang maitanong ang aking partner sa inyo na si Rafi Tima tungkol diyan. Good morning po, Dr. David. Mapunta naman po tayo dun sa bakuna kasi marami nang excited. Next month na darating yung bakuna base dun sa rollout program ng gobyerno. Pero bago ito dumating, ano dapat bang gawin ng ating mga kababayan habang wala pa talaga itong bakuna? And of course, konti pa lang naman yung initial na mababukunahan patungkol dito, hindi ho ba? Yung initial, syempre, dapat ma-distribute sa mga frontliners natin. Medical and non-medical frontliners. So habang naghihintay tayo, wag natin naman hayaan na kumalat masyado yung pandemic kasi kung kumalat 'yan at nagkasakit yung mga ibang frontliners, kahit mabakunahan natin sila, hindi sila makagawa ng trabaho nila. So saka pag kumalat din, mahirapan din yung healthcare system natin saka yung local government. So dapat medyo natin bawasan natin yung outdoor activities natin. I-limit natin, kunyari pupunta tayo sa labas, bukasan na lang natin, medyo essentials muna. Kasi marapit na rin naman yung bakuna. Mm-hmm. Ang local government, saka yung Department of Health, kailangan yung education information drive para ma-educate yung mga tao about itong mga vaccine na kukuhaan natin. Kasi base sa interviews, sa survey na ginawa namin ng OCTA, 28% ng residents sa Metro Manila ng respondents ay ayaw magpabakuna or at least yung sabi nila. Mm-hmm. And 47% undecided. Ang gusto natin is makonvince natin itong 47% na okay lang magpabakuna. Mm-hmm. And kailangan dun, syempre, ibigay natin yung information na tama about kung anong bakuna yung kukunan natin, ano yung efficacy nito, ano yung mga possible kung ano yung results ng mga testing, phases ng clinical trials. Opo. Para at least informed yung mga tao. Dr. David, nabanggit nyo yung inyong survey na isinagawa. Doon ho ba natanong kung meron silang preference doon sa bakuna na kanilang makukuha? Kasi nabanggit doon sa Senate hearing kahapon na Sinovac yung posibleng unang pumunta rito na bakuna. At ito'y may 78% efficacy rate lamang. Matutulungan ho kaya nito yung pagkumbinsi sa taong bayan na magpabakuna na sila kahit sa Sinovac yung unang darating? Well, unfortunately, hindi natin natanong yung preference nila. Actually, tatanong namin niya sa next survey namin, baka within by the next month. Yung mga naririnig ko lang anecdotally sa mga sa feedback and sa nung last interview ko, may mga listeners na nag-comment na yun nga, may mga iba, syempre may preference nila na yung iba mas prefer nila yung galing US, for example. Pero limited sample size lang naman yun. Mm-hmm. Hindi naman tayo makapaggawa ng conclusion regarding that, kung ano yung preferences. And I think kung basta kumpleto yung information natin about itong Sinovac na vaccine na makukuha natin, yung trials na sinagawa sa kanya, at least mas informed yung mga tao and mas makagawa sila ng mas sangkop na decision. Mm-hmm. Sa palagay niyo po ba, malaking bagay pa rin yung naging kontrobersya sa Dengvac siya doon sa kinakaharap nating pagtanggi ng iba na mabakunahan nitong anti-COVID-19 vaccine? Yes, malaki talaga yung controversy ng Dengvac siya kasi pinasok siyata siya na as an emergency procedure, so as emergency, so hindi siya dumaan masyado sa scrutiny, and dahil nga under emergency siya. Pero itong sana naman yun nga ang nakikita naman natin na sa ibang bansa ina-testing naman to, may clinical trials, so hopefully complete na yung information natin para ma-inform natin ng mga kababayan, kasi siguro nga yun nga medyo na trauma yung mga tao. Pero iba naman to, ibang vaccine naman to. Tsaka mas hopefully mas strict yung pag-certify nila dito ng mga bakuna nito. Tsaka well, yung mga ibang nakita kong vaccine sa ibang countries, may mga results na sila, yung mga possible side effects minimal lang naman. Mm-hmm. And hindi ko lang alam yung Sinovac. So I mean, tinitingnan pa rin natin 'yan, inaaral pa rin natin lahat ng mga vaccines na available para magawa tayo ng
better decision. Hingin na rin namin po yung inyong opinion tungkol dun sa pagbili naman or yung balak pagbili at direct ang pakikipag-usap ng mga LGU at mga pribadong kumpanya sa mga pharmaceutical companies. Agree ho ba kayo rito na dapat national government lamang yung nakikipag-usap sa mga pharma companies? Kung ano naman, well, actually, from a policy standpoint, wala ko masyadong input dyan. But I think kung under the proper procedure namin yung gagawin ng local government, kasi nasa emergency rin naman tayo eh. Mm-hmm. Then kasi baka kung national government lang tayo nakaasa, baka matagalan, and minsan yung ibang mga local governments gusto nila lang mapabilis yung pagkuha nilang ng bakuna para hindi nadadaan sa sa parang red tape. Mm-hmm. Kung ano yung mas mabuti para sa mga tao, syempre dun tayo. Kung mas makakabuti itong mag-directing local government, as long as, yun nga, certified na safe naman, siguro yun lang inaalala ng national government, baka kasi may iba na kumuha ng mga unsafe na vaccine or yung Pero sa alam ko naman, yung mga local government, tiwala naman ako na they want what's best for their citizens, sa mga residents nila. Hindi sila kukuha ng mga second-rate or untested na vaccine. Kukunin nila yung, tatingin nila yung pinakamahusay na bakuna. Mm-hmm. Dr. David, very quickly lamang po at panghuli na lamang, satisfied ho ba kayo dun sa rollout program ng pamahalaan? Alam natin sa ibang bansa, kahit na mga mayayamang bansa, nagka-problema sila dun sa rollout. Sa Amerika, 20 million yung inaasahang mabakunahan. Pero ngayon, wala pang 10 million yung nababakunahan sa kanila. Dito sa Pilipinas, sa inyong nakita na rollout program ng gobyerno, satisfied na ho ba kayo? Wala pa kasi. Wala pa akong mabigay ng feedback. Pero alam ko, may mga magagaling na scientists, doctors na involved sa rollout program, sa pag-plan yan. Kasama dyan, for example, isa kong colleague sa OCTA Research, si Father Nicanor Austriaco. Mm-hmm. I think kasama rin si Tony Leachon sa rollout program ng ibang ng local government. So I think we're in the best hands naman in terms of sa science. So makikita natin kung magiging okay rollout program. Siyempre, hindi ko pa nabasa yung sinasabi mo, pero yung dapat talaga priority yung mga natin, mga medical and non-medical frontliners sa rollout program. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Yes, maraming salamat. Si Dr. Guido David ng OCTA Research Team.